Salamat sa mga manonood ng Blue Dot Channel. Subscribe now here. Subscribe. Salamat po. Thank you sa inyo. Ito guys, lagi na lang pinagsasabi ang itong tindahan na to. Lagi natin pinapasyalan at hindi po sumusunod sa mga sinasabi ng ating clearing na ito ay ipasok lang nila sa may property line nila. Lagi natin inaabutan ng ganyan. Kung kailan na kiklearing, saka ipinapasok ko yung ano. Property mo to, paano mo naging property itong pangyayari? Property daw niya, sir. Yan po yung binibigay sa may-ari ng lupa po. Depende po yun. Meron pang ano yun. May bilang yun. Kung ilan lang ilang pwede ipark doon. Hindi mo yung permit sa sinyo. Ngayon, alam mo ba kung ilan yung pinakasin para sa ito? Kasi nagsasalita ka ng tapos sa COVID. Hindi nga sir. Ang ano ko po, sa Facebook, sa ano? Sa Facebook, sa ano? Hindi nga. Sabi nga ni Indian. Depende po. Ngayon nga, pinaalis nga namin yung nandun eh. Sa ano? Patingin po. Patingin ka na lang. Oo, oo, oo. Kasi nung ano po, nung ipinimplemento, di ba po yung nag-clearing kayo, hindi nyo mo po ipinibigay sa amin kung paano kami kukuha ng permit about dito sa land po. Kasi kami nangangupa po. Bawang sa kanila? Sa traffic po. Nako, nako. Wala nga po nga kami pala. Ano pa yung kayo ng ano business permit nyo? Sabay po ay hindi nga lang permit nyo. Oo, yung parang sa parking. Tapos kailan na lang. Saka po, wala nga pong binabanggit sa amin.
namin. Kasi as pasok po, nandito po ang laki, wala man po sinasabi sa amin yung Manila City Hall na kailangan namin mag-install. Alam na po na nila na commercial area po. Ano namin, ang problema po, kami ang nagtao, kami parang bulag kami na naghahanap, nagkasagutan na hindi namin alam kung paano namin. Tapos ngayon, Sir, nagtanong po ako ng nakaraan, nahuli na po kami. Ang tanong ko, hindi ako ang sika, yung kasama ko. At tinatanong ko po, saan nila kami magkukuha ng permit? Kasi, Manila City ho. Oo nga po. Alam namin po, Manila City. Simple lang, ito ha, sabi mo, nahuli na kay dati. Hindi po ako, hindi ako. Nahuli na nga dati po. Hindi ko sabihin, bawal na. Bawal na. Diba? Kasi hindi na kayo, bawal na. Diba? Ngayon dapat, kung ikaw sumusunod kayo sa batas, tama, bawal na pala dyan. Huwag natin lagay dyan. Pasok na natin, okay, lahat na pala. Ganun dapat. Lalo sabi mo, nahuli na pala kaya, kinigil. Hindi nga po. Ang ano nga kasi, tinatanungan namin po, hanggang sa hanggang area po, ang ano na may dito. Ngayon kasi namin malaman. Kami lang yung ano, yung property line niya, yun lang meron. Dahil sa amin yung lahat dyan, kung ilan nyo yung pupwesto mo, kukuha ka ng permit doon. Yun lang yung kukuha ko sa'yo. Kukuha ka na lang ng permit. Parking, di ba? Sa parking. Owa. Owa. Owa yun. Mamorado mo pag-limit. Nag-apply mo, nag-apply na ba kayo? Baka kami, marami kayo sa sakyan. Wala nga kami, alam eh. Bulag kami sa bawat ganyan. Oh, ganito ngayon, sa law naman, hindi naman sasabihin mo na ano, wala kang alam, walang ganun sa batas. Walang ganun sa batas, sabihin mo ay, hindi ko alam eh, tatanga-tanga ako eh. Hindi pwede ganun. Dapat sa batas, aalamin mo kung anong batas. Nasa Pilipinas ka, alamin mo dapat kung anong batas. Ano nga po, ang inalam po ay yung batas sa lupa. Hindi ko naman sinabi yung parking lane or something. Ano ba yung parking? Ano sir, tanong ko nga. Kasi sa lupa po, talaga pinag-usap natin eh. Di ba po sila bawal, di ba? Alam mo bawal. Oo, pala si Sir eh. Di ba? Alam mo bawal. Ang ganito lang yan, Sir eh. Kung ano yung binabayaran mo sa upa sa may-ari, ibig sabihin upa lang po. Ano na may-ari po yun eh. Wala ka sa City Hall. Wala ka pa sa City Hall. Ibig sabihin talaga. Para malinawang ka, pumunta nga paano po ba ito, ikukuha na ng permit. Dapat gano'n alam eh, kung hindi. Puntahan ka pa namin dito pare, ito gagawin mo eh. Ganun. Hindi ka. Huwag mo kaming pag-usap na gano'n na hindi. Parang... Well, sir, hindi ako nag... Sige na, sige na. Tatanong lang po ako. Driver. Wala nga kami rider. Okay, isa pa na lang sa araw to. Nandiyan na kayo po. Paano? Masabi mo ko kasi sinasabi niyo, hindi naman sa sa'yo yung pag-tao to eh. Masyado ng tao. Hindi pa ito, 2 meters lang. Okay, tanong ko lang ha. Kahit sabihin lang po natin 2 meters lang po tayo, para sa tao po. Kasi ito yung sa inyo. Oo nga po, kasi 2 meters yung nasa hap. Ito 2 meters. Kapag sabi salita po, kung ano mayari sa gobyerno para sa lahat. Ang tao. Kung itabati sa mga to, sa people, sa mga hanggang sana sa mga to. Hindi ko ano dito eh, sana nilagyan na nila ng gato. Ayaw mo nila po si driver, ayaw mo nila. Sasakay namin doon. Hindi mo palang-alay niya. Wala sir, kasi nangyayari ko sa upal. Sir Mike! Oh, sige, di-dish yun na traffic. Isip ka lang kasi, vehicle to sa kanila. Ay, ganado yung towing? Oo. Ayun, sana naman naintindihan niya na lahat sila. Grabe, sa padalang kayo towing. Ayun, pinaka si driver siya. Okay yan guys, totoo na pala lang po itong mga ito, i-impound, kasi nakiipag, discussion po itong sa mga empleyado po rito. Masaan po ang motor po dyan, sir? Wala po, baby, bunin nila lang po. Kasi ako nag-aano eh, OIC po ko rito. Ay, pag gano'n po, tatlong motor, tatlong lisensya po yan. Ayun, magsasabi ka, ano po sa'yo yan? Ayun sa'yo, ayun. Wala pa yung tatlo. Yung tatlo gagalin na. Ito po, kinikita ko lang po eh. Kinikita ko lang po eh. Wala kinikita ko. Ito na lang yung dalawang sila. Nasa na, tapos na to. Yan guys, lahat po ito ng motor dito, tinikita na po. Yung sa kanya, yun yung motor na nando doon. Yung asul na yun. Yung asul na yun ang kanyang motor. Itong tatlo ayaw lumabas ang mga driver po nito. Lahat po yan may titikitan at impound po. Saka po, paano ba nakakapagalak diba? Naman. Ang hinihingi ko lang, huwag naman yung oras ang pasokan doon sila maglalagay ng mga tinda nila. Mga tonda ko nila? Yes. Mga bakal pag nakatakot mo, ikaw mapagagal. Ilang matagal na ako naging. Ako nga, hindi makakuha ng insurance at KSI. Hindi pa makarating kay Mayor. Wala makarating.
empleyado Mr. Potero na makina. Alam ang pakinggan ako ni Mayor, mapatawag niya. Alam na yun sa accounting kay Ma'am Tulu. Yun na lang, sir. Madam, name niyo po, ma'am, para baka... Rodora Garcia. Rodora Garcia. Yung namatay ng asawa ko, Romeo Garcia. Ah, sige. Kasi ko po sana makuha yung insurance niya sa DSIS. Pero 7 taon na po, hindi pa sila. Wala pa rin ang tinlao? Ang sinabi po nila, walang naging ulog, wala pong naging absent po lalong pumasok siya hanggang namatay. Dinali po ng kamata niya. Pero wala pong binigay na insurance. Ang sabi ng DSIS, bayaran yung 2 taon. Manila City Hall. Yun lang po ang gusto ko sa aking email na gusto ko na rin makausap siya. Sige bago po. Ko itulpo. Diba, sige sir? Po ma'am, ayaan nyo, malay nyo, mapanood din to ni Mayor. Sobrang hirap na dinadanas ko. Walang baonan ako, hindi makapasok. Dahil hinihintay ko yan eh. Opo. Hinihintay ko yung pagkakataon na to eh. Na 7 taon ako nag-iis pero wala akong makami. Wala akong makuha ni ano sa GSIS. Binigay pero pinambayad ko lang ng ospital. Pero saan siya nagtrabaho dyan? Hirap na hirap siya nagtrabaho pero pinagtsaga niya. Dyan din siya nagkasakit. Yun ang pinaglalaman ko sa accounting kay Ma'am Lulu ng accounting. Sige po madam. Patay na po mister ko pero wala po akong makuha. Wala po akong magagawa kung ito yung nararamdaman ko. Kasi asawa ko nang namatay. Sige madam. Thank you po. Thank you po. Salamat po.